7 years ago, biglang kinabahan si Dila nang tawagin ng host ang pangalan niya para sa 17th roast ng pinsang si Agatha. Humugot siya ng malalim na hininga at saka nilapitan ang dalaga. Sa gitna ng baluwagan, matamis na nakangiti ito habang hinihintay ang paglapit niya. Happy birthday, Agatha! Bati niya rito at saka inabot ang isang tangkay ng rosas. Nagbaw muna sila sa isa't isa bago sila nagsayaw. Akala ko hindi ka na makakarating, Kuya Dilan. Anito habang nagsasayaw sila. Okay ka na ba? Kumikirot pa rin ang maliit na pasa niya sa pisngi at ang putok sa kanyang mga labi. Pero hindi niya naininde yun ngayong gabi. Ang mahalaga sa kanya ay makapunta sa pinakamahalagang araw na ito. I'm fine, Agatha. Lalo na nakita kong sobrang masaya ka ngayong araw. Nakangiting sagot niya rito. Dalaga ka na. Bakit ka ba kasi sinuntok ni na Kuya Barry? Nag-aalala ang tanong nito. Nag-away ba kayo? Hindi ba sabi natin wala dapat nag-aaway-away sa ating magpipinsan? Umiling siya. Kaunting tampuhan lang at sama ng loob yun. Mga lalaki kami kaya nagkakapikunan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun. Paninigurado niya pa rito. Lumabi ito. All right. Pero kahit ano pa rin ang naging tampuhan nyo, dapat hindi pa rin kayo nagkakasakitan. Kung pwede ko lang talagang malaman kung bakit kayo nagsuntukan ng ganyan. You don't have to know that you're the reason why our cousin did this, Agatha. Huwag na natin pag-usapan yun. Tutal ay ayos naman na, basta magpakasaya ka lang ngayon. Birthday na birthday mo tapos kami ang inaalala mo. Ngumiti na muli to. Basta hindi na kayo mag-aaway-aaway ulit ng ganyan, ha? Hindi na. Inikot niya ito at pagkatapos tumunog ang cue para sa huling kasayaw nito. Si Tito Philip ang ama nitong last rose. Ngunit bago niya ito iwan, ay hinalikan niya ito sa noo. Alam niyang nakatingin sa kanilang mga pinsan nila at katulad nga ng pinangako niya sa mga to. He'll forget his feelings for Agatha after that dance. Pinsan niya si Agatha pero hindi naman sila magkadugo. Talaga kaya sa tingin niya, wala namang mali sa nararamdaman. She kept it for 2 years. Nang malaman yun ng mga pinsan nila noong isang araw, lalo na si Kuya Barry, ay maliit na pasa at putok sa nalabi ang inabot niya. May plano ka bang sabihin to kay Agatha? Curious sa tanong ni Kuya Barry sa kanya. Umiling siya at pinunasan ang dugo sa mga labi. Wala, kahit kailan. Walang mali sa nararamdaman niya, pero sa harap ng batas, bawal pa rin yun. Legal ang adoption sa kanya, kaya legal na mga pinsan niyang babae sa papel. Eh anong plano mo sa nararamdaman mo? Tanong ni Charlie na tinutulungan siyang makatayo kahit pa itong malakas na sumutok sa kanya kanina. Itatago, ibabaon sa lupa. Hindi ko alam, napamura siya nang naramdaman niyang sakit ng suntok nito. Namanit kasi kaninang mukha niya na sinapak nito. Wala naman akong planong ipaalam pa to. Ang tingin sa ating lahat ni Agatha ay mga kuya niya. Gago ka kasi, sa lahat ng pwede mo magustuhan, pinsan pa natin. Sige, sabihin nang hindi mo kami kadugo, pero ano ka ba Dilan? Agatha's our little princess. Sad pa ni Reynald, ninaabutan na siya ng pack eyes. Alam ko naman yun, that is why I didn't make any move to pursue her. Alam ko naman ang batas, napangiwi siya na idikit ang pack eyes sa mukha. Masusuntok niya rin si Charlie isa sa mga araw na to. Mabuti naman, napapalatak siya. Kaya hindi ko alam kung bakit niyo pa ako kailangan suntukin. He cast again when he felt the pain in his face. I won't ever put Agatha in an uncomfortable situation. Walang sumagot sa mga to. Dilan. Tawag sa kanya ng pinakamatandang pinsan. Tinignan niya ito habang nasa pisngi pa rin ng pack eyes na hawak. Hindi namin to ginawa dahil galit kami na malaman na may nararamdaman ka para sa pinsan natin. This is our way of telling you kung gaano kami nag-aalala para sa'yo. Paliwanag nito sa kasya nilapitan. You love her and we know how painful it is to not be loved back the way you want it to be. Iniwas ni Dilan tingin dito. Pinsan ka namin Dilan, loko-loko lang kami minsan pero ayaw namin makita na nasasaktan ka. Dahil kinikip-kip mo ang pag-ibig mo para kay Agatha. Dagdag pa ni Rames. Napakunot noo siya. Matagal niya na bang alam na? Oo, sagot ni Gideon. Madalas naming napapansin na ibang effort mo kapag nagpapatulong sa atin si Agatha. And even the way you look at her. Lalaki kami, hindi pwedeng hindi namin mapansin yon. How did it start? Tanong pa ni River. He sighed.
2 years ago, noong 16th birthday niya, I just saw her as a beautiful girl and not our baby cousin anymore. The way she smiles, the way she talks, her sweetness and her positive outlook in life. Sinong hindi siya magugustuhan at a young age, she signs. Kuya Dylan, napatingin si Dylan kay Agat at nginitento. Ipapasa na kita sa daddy mo, tumanguto. Huwag ka palang aalis mamaya kagad kuya ha, may bibigay ako sa'yo. Sure, na makalapit ng ama nito ay pinasa ni Dylan na si Agat at saka bumalik sa kanyang pwesto. 2 oras pang nakalipas hanggang sa matapos ang party ni Agatha. Naghintay nga si Dylan dahil curious siya sa ibibigay ng dalaga. Kuya, napalingon si Dylan at nakita si Agatha ang papalapit sa kanya. Hindi na ang royal blue gown nito ang suot. Nakapagpalit niya ito ng mas komportableng damit. Nakalugay na rin ang mahaba nitong buhok na may kulot sa dulo. Buti na hintay mo ko, pasimpleng pinawi ni Dylan ang pawis sa noon nito. Nag-enjoy ka ba ngayong araw? Super, thank God for all of this. Masarap pala mag-debut, Kuya Dylan. Masayang sabi nito. Napangiti siya sa genuine happiness na nakikita niya sa mga mata nito. Nakita mo na bang gift ko sa'yo? Mabilis na tumangit at niyakap siya. Alam ko sa ibang bansa mo pa binili yung piano book na yon. Hindi kaya binibenta rito yon? He patted her back. Minsan ka lang mag-eatin kaya gagastosan ko na. Hindi birong pagsisiyasat ang ginawa ni Dylan. Sa internet at ilang tao rin ang tinawagan niya para lang mabili ang gusto nitong libro ng mga piano pieces na sa ibang bansa lang nabibili. Luckily, he got to avail before Agatha's birthday. He didn't mind the price he paid. Ang mahalaga, masaya to. Thank you, Kuya Dylan. I'm really blessed to have you as one of my cousins. Sa lahat, ikaw ang pinakamabait. Sabay kindat nito sa kanya. He smiled. Binuwala mo pa ako. Hindi ah. Ay nga pala, may bibigay ako sa'yo. Mula sa purse bag nito, may nilabas tong isang maliit na box. What is that? Binuksan nito yun at may nilabas ni isang kwintas. Tinas nito yun sa tapat niya. Tinitigan ni Dylan yun na mabuti dahil magulong disenyo, pero maya may nakita niya letter D doon. Binigay dito yun sa kanya. Ang sabi mo sa akin noon, feeling mo walang iyo. Bahagya siya napangiti ng maalalang unang beses na sinabi niya ditong saloobin na isang ampon na katulad niya. His adoptive parents provided him everything pero hindi pa rin maialis sa isipan niya na wala naman talagang kanya. Kumbaga lahat hiram niya lang. Kung anong meron siya ngayon, hindi naman magiging kanya kung hindi lang siya inampon. You told me that kahit man lang isang bagay sana meron kang totoong talagang sayo. Natatandaan mo pa yon? Ani habang nakatingin sa kwintas, nahihiya siyang tinignan si Agatha dahil sa pagkakatanda nito sa kadramahan niya 2 years ago. Hindi ko makakalimutan yun, kuya. That's the first time I tough. Cousin of mine opened his heart to me. He chuckled. Yun din ang panahon kung kailan inamin niya sa sarili na mahal niyang dalaga. Paano pagkatapos niya magdrama, malambing na niyakap siya nito at sinabi, Kuya Dylan, we don't really own anything in this world. Lahat ng meron tayo, pahiram lang lahat ni Lord. You don't have to be sad that you don't own anything. Instead, we should be happy for all the things that God allows us to borrow from Him. Sa sinabi nitong yun, sino ba namang hindi hahanga na sobra kay Agatha? Saan mo naman to nabili? Natanong ni Dylan dito habang kinikilatis pa rin ang necklace. Kakaiba kasi yun at ngayon niya lang nakitang ng disenyo. I made that for you. Gulat na napatingin siya rito. What? You made this? Tumangot at ngumiti. Actually, noon ko pa ginagawa yan, nagpapaturo ako on how to melt silvers and how to form it. Noong isang araw ko lang natapos, pagkakwento nito, I made that really for you para kahit papaano meron kang masasabing iyo talaga. I hope you like it, kuya. I just want you to feel that finally you have something that's really meant for you. Something that is really yours. Kumaplos sa mga salitang yon sa dibdib ni Dylan. Hindi niya na napigilan na sarili, niyakap niya na mahigpit si Agatha. He hugged her up to his heart's content and Agatha does not seem to mind. Ginantihan itong yakap niya. I love you, Kuya Dylan. Saglit na humiwalay ito sa kanya. Tignan mo yung necklace, may letter E din dyan. Tinignan niya nga ulit yun at napansin ang letrang A. Wow, oo nga no, that stands for my name. I'll forever be your baby cousin, Kuya Dylan. She sweetly said, Dylan's overwhelmed really. Thank you, Agatha. Tama lang ang desisyon niya, nakalimutan na lang ang lihim na pag-ibig dito. Dahil kung pipiliin siya sa pagitan ng pag-ibig niya rito o maging pinsan lang nito habang buhay, mas pipilian niya huli. Sinuot ni Dylan ng kwintas.
Hindi ko to huhubarin, Ani Arito, na totohanin niya. Ginawa yun ang pinaka-special na babae sa buhay niya para lang sa kanya. Kanyang kwintas na yun, yun ang unang bagay na matatawag ng kanya. Gusto kong hubarin mo yan, Kuya Dilan, sa panahong na makikita mo ng totoong iyo. Napakanot si Dilan. Ha? Naguluhan siya sa sinabi nitong yun. She just smiled at pagkatapos nagaya na to umuwi. Napailing na lang si Dilan at napahawak sa kwintas niya. Mukhang hindi naman darating ang araw na mahuhubad niya yun. He'll forever wear it. Like the way he will keep his feelings for Agatha and treat it like it never existed. Present time. Magkahawak kamay na lumabas ng airport sina Lana at Dilan. Nagkukwentuhan at nagkatawanan sila nito habang pinapakuha nito sa airport valet ang kotse nitong iniwan nito sa parking lot ng airport. Hindi na nagpasundo pa si Lana sa kapatid niya dahil nagpresenta na si Dilang ihatid siya pa uwi. Habang inintay nilang pagdating ng kotse, napatingin si Lana sa leg ni Dilan. Yung kwintas mo, hindi mo ba hinuhubad yan? Curious sa tanong ni Lana dito. Kapag naliligo lang at minsan kapag nag-workout, sagot ni Dilan. What's so special about the necklace at lagi mong suot? Ngumiti ito. Ito lang ang kwintas ko, kaya ganun siguro. Anyway, kailan ulit tayo magdi-date? Bukas, pwede ako. Ang bilis mong pumayag ngayon, ha? Nakangising sabi ni Dilan. She rolled her eyes. Ewan ko sa'yo, Alana. Yes. Sino ba kasi yung kadate mo nung nakita kita sa pastry shop? Tanong ni Dilan. Pero sa malayo nakatingin. Hindi ko ka-date yun. Napakunot noo to. Akala ko nakipag-date ka. Joke lang yun. Inasar lang kita. So who's that guy? Si Eugene Argeles. Saan mo nakilala? Natawa si Lana nang maalala kung paano sila nagkakilala ni Eugene. Doon sa pastry shop lang din, nabuhusan ko siya ng strawberry shake ko. Hindi na lang yung sinabing pinaglaba pa siya ni Eugene ng polo shirt nito dahil irrelevant naman na, she thought. Saktong dumating sa harapan nilang kotse yung dala ng valet. Agad siyang sumakay sa passenger seat, mayamay na sa manibela na si Dilan. Pagkatapos ilagay ang mga gamit nila sa trunk ng kotse. So this is it? Pagtatanong ni Dilan, pagbibigyan mo na talaga ako? Pagbibigyan mo na ang kasal natin? She crossed her arms. Hindi mo na ako sasagot, basta alam ko lang ngayon. Gusto ko tang kasama, Dilan. Napasipol to. Mukhang bumabangon ka na sa kama. He meaningfully said. Medyo pakibilisan at pag nainip ako, bubuhati na kita papunta sa kama ko. She laughed and playfully pinched his ear. Basta kapag naayos niya na ang lahat at mas nahulog ang loob niya rito, siya pa mismo magbabato ng sarili sa kama nito. Pagkatapos ng reunion party kagabi ay masayang nakatulog si Lana. Nakangiti pa siyang nagising ngayon. Paano kasi pinakiramdaman niya sarili kagabi? Dahil magka-batch sila ni Riv. Sa drama club ay magkasama sila sa isang table. At pagkatapos ng ilang pakipag-usap rito at pakikiramdam niya sa sarili, desidido na talaga siyang kayanan niyang ma-move on kay Riv. Bumangon siya ng kama at dumiretso sa sariling banyo. Pagkatapos kinuha ang wedding ring niya sa crystal bowl ng mga alahas niya. Sinuot niya yun at pinakatitigan. Hindi niya alam, ngunit bigla siyang nasabik na makita si Dilan. May date sila mamayang gabi. Eksakto. Kapag napansin ni Dilan na suot niya ang singsing, dapat magets nitong talagang sagot niya tungkol sa chance na hinihingi nito. She's really falling for him at sa tingin niya, handa na siya mahulog dito dahil alam niya sasaluhin siya nito. Nang makaligot makapag-ayos ay lumabas na si Lana ng kwarto. Nakasalubong niyang kapatid na bagong gising lang din at mapungi pang mga mata. Habang humihigab pa, Prince, hindi ka papasok ngayon? Tanong niya rito. Papasok, pupuntahan sana kita eh. May sasabihin ako sa'yo. Sabay na silang bumaba ng hagdan para kumain ng agahan. Ano naman yun? Kagabi nag-away si Nariv at Agatha. Malungkot na sabi nito. Malalang away, nakita pa namin Trisha. Nalaki ang mga mata ni Lana. Ha? Bakit sila nag-away? Mukhang okay naman sila kagabi ha. Natatandaan mo si Johan? Napatango si Lana. Si Johan ay ang batang professor ni na Agatha Trisha. Sa isang subject ng mga to na kinukuha para sa pangalawang kurso ng dalawa. She met the guy before she met Dilan. Ano naman sa kanya? Napaghinalaan ni Riv si Agatha at Johan. Eh kagabi nandun si Johan. Nasuntok ni Riv. Ayun, half-brother pala ni Agatha si Johan. Kaya magkasama sila lagi. What? Gulat na reaksyon ni Lana. Ang saya-saya niya kagabi dahil sa mga realizations niya. Yun pala may mga nangyayari na hindi niya alam. Nagkasumbatan kahapon. Tapos si Agatha. Napating sa kanyang kapatid, kinumpronta niya si Riv
Kumalang ba siya dahil halos magkamukha kayo? You know, isya talagang resemblance ni Agatha. Lalo na laki ang mga mata ni Lala. Ha? Teka. Teka, si Agatha talaga nagsabi nun? Alam naman niya na wala na talagang something sabi ni Reeve. Bigla tuloy siya nag-alala para sa mga to. Ewan ko ba, galit lang siguro si Agatha kaya niya nasabi yun. Her husband accused her of unfaithfulness. Anyhow, pumunta ngayon si Reeve sa mama niya. Makikipag-reconcile na daw siya. He's ready to fix his issue in life. Galing no? Napatango si Lana. Tama yun, I think it's about time naman na to talk to his mother. Naku, dapat magkaisa lang ni Agatha, bagong birthday niya. May mga plano pa naman si Reeve, inakbayan siya ng kapatid. Eh ikaw, naka-move on ka na kay Reeve, napangiti siya. Well, ready na ako. I'm starting by helping Reeve and planning a surprise for his wife. Let's be positive na magkakaisa sila kagad. Ayun naman ang gusto ko talagang marinig, nakangiting sabi nito. Finally, nakapag-decide ka na rin. Thanks to Dylan. Prince, may tanong ako. Ano yun? Maintindihan mo ba ako kapag may sinabi ako sa isang bagay na matagal kong tinago? You know, napakunot no ito. Ha? I don't get it. Ano? Gusto kong malaman kung kunwari may malaking secret akong tinagot kapag sinabi ko. Maintindihan mo ba ako? Kung bakit ko piniling hindi kagad sabihin yun? Nag-isip ito. It depends, Lana. Bakit? May tinatago ka ba na hindi mo masabi ngayon? Let's say, meron nga. Pero hindi pa talaga perfect time para sabihin sayo sa inyo, Nina Dad. Matagal siyang tinignan ng kapatid pagkuway. Basta matanda ka na, may tiwala naman kami sayo. If you wanted time, we will give it to you. Kahit papano, nakahinga sila na ng maluwag. Maybe sa date nila ni Dylan mamaya, mapag-usapan nilang tungkol sa tinatago nilang kasal. If she's willing now to work it out, kailangan na rin niya masabi isang totoo sa pamilya niya. Isang flowery top ni sinuot sa isang red skater skirt na hanggang tuhod ang haba. Yun ang pinili ni Lana, nasuotin para sa labas nila ni Dylan kinagabihan. Tinernohan niya pa yun ng wedge sandals na mitas na 3 inches. Kakapagupit niya lang din ng buhok. Ang dating mahabang buhok ay hanggang balikat na lang at nadagdagan niya ng highlights. Naglagay din siya ng light makeup para naman magkaroon ng buhay ang pale white skin niya. Lahat ng paghahanda ngayon ni Lana para kay Dylan. Aaminin niya nagpapaganda siya para sa lakad nilang iyon. When she admitted to herself that she's really falling for him, lagi na lang siyang nakakaramdam ng kilig sa tuwing naalala to. Para siyang bumalik sa pagka-teenager dahil doon. Hindi na nagpasundo pa si Lana kay Dylan at ang usapan nila magkita na lang sila sa restaurant na pagkakainan nila. Dahil sa excitement, siguro na paagang dating niya. Napatingin siya sa orasan at nakitang masyado pala siyang napaaga ng 30 minutos. Pero okay lang kay Lana maghintay. Nagpakuha na lang muna siya ng iced tea sa waiter na nag-iya sa kanya sa isang bakanting lamesa. Excuse me, napatingala si Lana at nakitang isang gwapong lalaki na kangiti sa kanya. Yes, magalang na wika niya. You must be Lana. Lana de la Cruz Aguilar, bahagya siyang nagulat na kilala siya nito. Yes, I am Lana. Have I met you before? Hindi pa. Let me introduce myself. Nakangiting sabi nito at saka inabot ang kamay nito sa kanya. I'm Charlie. Charlie Anderson, ditangko. Pinsan ako ni Dylan. Oh, tanging nasabi dahil sa gulat. Nice meeting you, Charlie. They shake hands. Hindi ni Lana alam kung bakit kilala siya ng pinsan ni Dylan. Mas masaya ako makilala ka. Lagi kang nakakwento sa amin ni Dylan. She shyly smiled. Talaga? Tumanguto. Oo naman, I think natamaan talaga sa'yo yung pinsan namin yon. Nga pala, siguro nagtataka ka kung bakit ako nandito ngayon. Medyo. Pinadala ka ba ni Dylan? May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang wika ni Lana. Bigla rin siyang kinabahan. No, wala namang nangyari kay Dylan. Actually, chef ako ng restaurant na to. I was on my way to the kitchen nang mamukhaan kita. Tinignan siya nito habang nakangiti pa rin. Glad to meet my cousin's wife. Nabato si Lana sa kinaupuan at nalaki ang mga mata. Alam mo, may kalakip na kapilyuhan ang mga ngiti nito. Of course, walang maitatago si Dylan sa aming lalaki magpipinsan. Pero huwag kang mag-alala, safe ang sekreto niyo sa amin. We respect your decision to hide it for now. Unti-unti siyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya alam kung safe nga bang sekreto nila ni Dylan. Ngunit dahil pinsan ito ng asawa ay pagkakatiwalaan na lang niya ito. Nasaya kami para kay Dylan dahil after 7 long years ay nakahanap na rin siya ng ipapalit sa first love niya.
Ha? Napahawak to sa bibig. O, hindi mo ba alam? Napailing ito. Ibahin na lang natin ang usa. No, it's okay. Pagpipigil ni Lana dito. Gusto kong malaman ang tungkol sa kwento ng first love niya. Come to think of it, isang beses lang nabanggit sa kanyang Dylan ang tungkol sa first love nito. Hindi nito tinangkilik dahil sa age gap. After that, wala na tong si Bang sinabi sa kanya. Napakamot si Charlie sa noon nito. Basta ang first heartbreak niya sa first love niya ay 7 years ago. Unrequited kasi. And by the way, napapansin mo ba yung necklace na suot niya palagi? Napakunot noo si Lana at napatango. Oo, bakit? Galing yung sa first love niya. Sa first love niya, tumanguto. Hindi niya hinuhubad yon dahil ayaw niya makalimutan ng unang pag-ibig niya. Pero kami, inaasahan na namin huhubarin niya na yon dahil nga, nandyan ka naman na. I mean, there's no more reason for him to still wear that necklace, right? Napalunok si Lana at parang unti-unting namumuong selos sa kwintas na palaging suot ni Dylan. Tama lahat ng sinabi ni Charlie. Kung mahal siya talaga ni Dylan, wala nang rason para hindi nito hubarin ang kwintas na sa first love pa pala nito galing. Baka naman nakasanayan na lang ni Dylan na suotin yon. She reasoned out. Ayaw niya isipin na nagsisinungaling lang ang asawa niya na sabihin nitong mahal siya nito. Siguro nga, but I think it would be comfortable if he'll remove the necklace, don't you think? Ngumiti lang siya at napatango. Sige Lana, babalik na ako sa trabaho ko. Paalam ni Charlie. Anong oras ba kayo dapat magkikita ng pinsan ko? Napatingin si Lana sa kanyang suit na wristwatch. 15 minutes from now. Okay, I'll leave you here. Kung anumang order nyo, I'll make sure that it would be delicious para ma-enjoy mo. Tumango siya. Thank you, Charlie. She charmingly said. Nice to meet you, Lana. You're really beautiful. Ang swerte nga naman ni Dylan. Napangiti lang siya at pagkaway umalis na to. Sinundan ni Lana ito ng tingin hanggang sa makapasok na ito ng kitchen. Napalis sa mga ngiti ni Lana at bagsak ang mga malikat na ininom ang champagne niya. Nawala ng excitement niya para sa gabing iyon dahil sa mga nalaman mula kay Charlie. Biglang nanghinang paniniwala ni Lana kung mahal talaga siya ni Dylan. Hindi alam ni Lana kung gaano na siya katagal na nakatungo. Habang malalim na nag-iisip, nandito ka na pala Lana. Mabilis na patingala si Lana na nagsalita at nagsalubong ang mga mata nila ni Dylan. Yumuko ito at ginawaran siya ng mabilis na halik sa mga labi. Bahagya siyang napangiti dahil naramdaman niyang tenderness sa halik na yon. Kanina ka pa ba? Tanong pa ni Dylan habang umupo sa tapat niya. Hindi naman. Tinitigan siya nito. You cut your hair and colored it? Napahawak siya sa maikling buhok. Ah, oo. Nagsawa na kasi ako sa mahabang buhok ko. Bagay sa'yo, mas bumata ka pang tignan. Puri ni Dylan na kinatawa naman ang puso niya. Salamat. Ngumititad kapag kuwan, ikinuha at binuklat-buklat ang menu. Anong gusto mong kainin? Ikaw nang bahala. Sabi naman ni Charlie kahit anong orderin natin. Sa sarapan niyang pagluluto, bigla nitong ibaba ang hawak na menu. Nagkausap kay ni Charlie? Gulat na tanong ni Dylan. Tumango si Lana. Kanina, nilapitan niya ako kasi namukhaan niya daw ako. Alam pala ng mga pinsa mo lalaking tungkol sa kasal. Sandaling parang natigilan to, ngunit nakabawi rin maya-maya. Yes, they know. Wala naman kaming matatago sa isa't isa. Ano nga palang napag-usapan niyo ni Charlie? Baka may mga kalokohang sinabi sa'yo yon. Hindi nila na napansin na parang pagka-alarma sa mga mata ni Dylan. Dahil napadako ang tingin niya sa leg nito at sa suot nitong kwintas. She felt a light twitch in her heart when she remembered why Dylan still wears the necklace. Alam mo, gandang-ganda talaga ako sa kwintas mo, nasabi niya. Hindi mo talaga hinuhubad yan, ano? Napatingin to sa sariling kwintas. Ah, oo, it's so much important to you, ha? Hindi to sumagot pagkos itinignan siya ng mataman. Ano sinabi sa'yo ni Charlie? Anito sa malalim at seryosong tono, she ignored his question. Matapang na sinalubong nila ng tingin ni Dylan. Sa bagay, may kwintas din ako. Hindi ko matapon-tapon. Galing kasi kay Riv. Mahalaga talagang mga bagay na galing sa first love, ano? She mocked him. Napatimbag ang ito at mahinang napamura. Charlie, he mumbled angrily. Bakit ka nagagalit? Buti nga sinabi sa akin ng pinsan mo. Mukha naman kasing wala kang balak na sabihin sa akin na galing pala sa first love mo. Ang kwintas na yan. Hindi naman na kasi importanteng malaman mo pa. Napataas siya ng kilay. Ganun? Okay, fine. Suplad ang tugon niya. Napabugato ng hangin. Let's not fight, please. Nag-aaway ba tayo? Matari na tanong ni Lana pa dito. Lana, hindi ba sabi mo sa akin, susundin mo kapag may inutos ako sa'yo?
na lahat ng ayaw ko sasabihin ko lang and you'll gladly surrender. Tumanguto, oo naman asawa kita at may karapatan ka rin. Napalunok siya. Remove the necklace. Utos ni Lana dito. Nalaki ang mga mata ni Dylan. What? Remove the necklace, Dylan. It bothers me. Paano ako maniniwalang mahal mo ko kung hindi mo mahubad ang natatanging bagay na nag-uungay sa'yo at sa first love mo? Napailing-iling ito. This is nonsense. Ayaw mo hubarin? Alam mo, Alana, hindi naman nasusukot ang pagmamahal ko sa'yo. Kung suot kong kwintas na to, hindi. Isn't it enough that I wear our wedding ring? Ikaw nga hindi mo sinuot. Mula sa lamesa ay binaba nila ng kamay kung saan nakasot ang wedding ring nila. Pasimpleng tinanggal niya yon at tinago sa bag niya. Hindi nito yon nakita. Napayuko siya. Ang bilis niya masaktan sa dahilan na ayaw talaga nitong hubarin ang kwintas. Hindi man ito sabihin, napaka-importante pa rin ang kwintas para rito. She picked up her bag and stood up. Wala na siyang ganang kumain at tuloy pang date na yon. Honey, saan ka pupunta? Hindi niya ito sinagot at lumabas na ng restaurant. Mabilis na sinundan siya ni Dylan palabas. Alana, hey, please don't go. He pleaded as he reached for her arm. Napakababaw ng rason para mag-away tayo ngayon. It's just a necklace, honey. Hinarap niya to. Then remove it. Napabuntong hininga to. I can't, may hinang sabi ni Dylan. Habang iniiwas ang tingin sa kanya, binawi nila ng braso. You know, handa na ako mag-move on kay Riv. Kasi gusto ko na rin magmahal ng iba. And if you'll just remove your necklace, you can have me, Dylan. Napatingin to sa kanya. Alana, hindi ko lang alam kung mahal mo bang nagbigay sa'yo ng kwintas na yan at ayaw mo talagang hubarin yan. Hindi ko alam kung naka-move on ka na rin. But you said you love me. I do. Hubarin mong kwintas, Dylan. Nahihirapang napabugato ng hangin. Alana, please. Magpakita ka sa akin kapag kayo mo nang hubarin yan. Tinalikuran ni Lana na to't saka tuluyang umalis. Hindi na siya hinabol ni Dylan na ikinalugmok ng puso niya. Kailan ba totoong magiging okay lang ang lahat? Yung magkakasundo sila ni Dylan na tuloy-tuloy na? Ilang beses na lang na magiging maay sila ng lalaki pagkatapos ay magkakagulo? Kung kailan naman inamin niya na sa sariling nahulog ng loob rito at saka naman, malalaman niyang tungkol sa kwintas na yon. Agad na siyang nakasakay ng sariling kotse at pinaandar yon. Mula sa rearview mirror ay natanaw niya si Dylan na nakatayo sa labas ng restaurant. Pinanood lang nitong pag-alis niya habang hawak-hawak nitong suot na kwintas. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan. Sa mga susunod pang kabanata, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.